Babayaran naman kita, Ninya. Ani Miguela. Hindi pa rin kumbinsido si Ninya sa gusto ng kaibigan niyang si Miguela. Oo, kailangan niya ng pera dahil may sakit ang papa niya. Pero rito na nanggaling na may kababalaghan sa katauhan ng fiancé nito. Ang gusto ko lang naman ay alamin mo ang sikreto ni Valentin. Giit ni Miguela. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang gumawa nun, Miguela? Ayaw nga niya akong imit eh. Frustrated na sagot ni Miguela. Bakit kasi ganyan kayong mayayaman? Ang hilig ninyo magpakasal sa hindi niyo mahal para lang sa negosyo. Reklamo ni Ninya. At ang mayaman mong friend ay willing kang bayaran para lang sa maliit na pabor na to, Ninya. Nakangising sabi ni Miguela. Kapag nalaman mo na ang sikreto ni Valentin, tapos na ang misyon mo. Babayaran na kita at hindi na rin sisingilin sa mga dati mo ng utang sa akin. Hindi agad nakasagot si Ninya. Utang? Akala niya kasi ay tulong ni Miguela ang mga ibinigay sa kanya nito noon dahil alam nitong may sakit ang papa niya. Hindi naman kasi siya nanghihingi ng tulong o nanghihiram, pero nagbibigay ito ng kusa. At paano ko naman gagawin ang gusto mo? Ang sabi mo ni walang kapitbahay ang Valentin na yan. Paano ako makakalapit? Hindi naman ako circuit agent. Tigilan mo na ang kakapanood ng drama, Miguela, at itong mga ganitong bagay ang naiisip mo. I just want to know him more before we get married, Ninya. Nakatakda na ang kasal at lahat, pero ayaw pa rin akong imit ni Valentin na yan. Nakita ko na naman siya sa picture, at wala naman akong reklamo sa itsura niya. Hindi na rin ako lugi. Ani Miguela. Si Valentin ang lugi actually. Sa isip-isip ni Ninya. Pero more than his looks, I want to know why was he alone in an almost deserted place. Ang bahay niya laging madilim at lumalabas lang siya sa bakura niya tuwing gabi. Ang sabi-sabi pa, may kung ano-anong sounds pa raw ang maririnig sa loob ng bahay niya. Pero hindi na lang nagre-reklamong mga nakakarinig na napapadaan sa bahay niya. Huwag mo sabihing iniisip mong psychopath ang Valentin na to at ako ang ipapain mo. Hindi naman sa ganun. Eh ano pala? Kunot ang noong tanong ni Ninya kay Miguela. I just want to know if he's normal. Yun lang, Ninya. Titira ako sa bahay na yun for Pete's sake. Bakit kasi hindi ka nalang tumanggi sa pagpapakasal sa Valentin na yun? I can't say no to my dad's order. Alam mo yan. Ampon kasi si Miguela, kaya naman sunod-sunuran sa ama. Ayaw nitong makagawa ng kahit na anong bagay na makakadisappoint sa daddy nito. Ang pakiramdam ni Miguela ay hindi na siya mamahalin ng ama kapag sumuway siya sa nais nito. At paano mo naman nalaman ang tungkol sa kanya? Paano mo nalaman yung kwento na may naririnig na kung ano-ano sa labas ng bahay niya? Nakwento lang ni Dad. Alam na nga niyang ganun, ipapakasal pa rin niya ako sa lalaking yun dahil okay naman daw yung Valentin at bilyonaryo. He needs our company daw. Kaya wala akong magagawa kundi sundin si Dad. Pero gusto ko pa rin makasiguro kung matinong tao ba ang pakikisamahan ko. Kaya tulungan mo na ako, Ninya. Please. Promise. Lalakihan ko ang bayad ko sa'yo. Fine. Nagbuntong hininga si Ninya. Para matapos na lang ang diskusyon na yon, ay papayag na siya. Kailangan niya rin naman ng pera. Isa pa, may utang na loob siya kay Miguela. Sure na yan, Ninya, ha? Ngiting-ngiting sabi ni Miguela sa kanya. Oo. Labas sa ilong niyang sagot. Sa tuwa ay niyaka pa siya ng kaibigan. Agad din itong ipinadala sa account niya ang bayad nito. Kinabukasan ay isinagawa na ni Ninya ang plano nila ni Miguela. Dapat lang talaga akong bayaran ni Miguela. Ani Ninya sa sarili habang inaayos ang ilaw ng camper van kung saan siya pansamantalang titira habang minamanmanan ang fiancé nito. Para akong tanga rito. Reklamo na naman niya. Mabuti na lang at sanay siyang maglakbay gamit ang camper van. Oo, minsan ikapos siya sa pera dahil sa ama niyang sakitin. Ngunit sinisigurado niyang nakakapag-travel siya paminsan-minsan. Nag-iipon talaga siya kahit paunti-unti dahil para yun sa kanyang mental health. Hindi kaya ako mapagkamalang weirdo ng mga tao dito? Tanong niya sa sarili. Sa bagay, wala naman masyadong tao sa bandang to. Ang pinakamalapit na bahay ay ang bahay ni Valentin na tanaw mula sa pinagpaparkingan niya ng van. Mukhang wala ngang gustong maging kapitbahay ang lalaki dahil masyadong malayo ang agwat ng ibang bahay rito. Naroon na rin siya noong umaga pa lang at wala siyang narinig na paggalaw man lang sa bahay ni Valentin. Ngayon ay dumidilim na.
Nag-aagaw na ang kahel at asul na langit. Papasilip na ang buwan at ewan ni Ninya kung bakit nananayo ang mga balahibo niya sa katawan. Tama ba talaga ang desisyon ko na pumunta rito? Kabado ng tanong niya sa sarili. Nasa ganoon siyang isipin nang makita niyang bumukas ang mga ilaw sa bahay ni Valentin. Patunay lang na may taong ang naninirahan doon. Pero bakit di mang ilaw? Tanong na naman niya sa sarili. Imbes na puti ay dim na dilaw ang ilaw na bumukas sa unang palapag. Para bang kandila lang ang ginamit? Bilyonaryo ang walang pambayad ng kuryente? Kunot ang naong sabi ni Ninya. Mas maliwanag pa ang mga pailaw niya sa camper van. Dilaw rin naman ang mga ilaw niya, ngunit di hamak na mas maliwanag kumpara sa ilaw ni Valentin. Romantic sana ang setup ko. Anya habang pinagmamasdan ng camper van. May string lights pa siya sa tent at dalawang camping chair. Ako yata ang dapat tumigil sa kakanood ng Korean novela. Natatawa ang sabi niya sa sarili. Niwala siyang maniligaw. Paano siya magkakaroon ng kapareha? At bakit ba yun ang iniisip niya? Ang dapat niyang isipin ay kung paano makakapasok sa bahay ni Valentin para makita na niya kung may basement ba roon na pinagtataguan ito ng mga biktima nito. Morbid naman nun. Ano ba namang naiisip ko? Saway niya rin sa isip. Nakakita na siya ng larawan ni Valentin at hindi naman ito mukhang psychopath o vampira o aswang. In fact, he was one of the most handsome men she saw outside showbiz. Napapailing na inihanda na lang niya ang barbecue grill. Samgyupsal ang pagkain niya para sa gabing yon. Perks yun ang pagiging utusan ni Miguela. In fairness sa bruhan niyang best friend, hindi siya ginugutom. Malaki ang budget niya para sa pagkain. Iba talaga kapag mayaman. Parang baliwala lang ang pera kung makagasta. Samantalang siya, hinayang na hinayang sa bawat sento mong pinapakawalan. Enjoy na enjoy si Ninya sa pag-iihaw nang mapansing tila may nakatingin sa kanya. Halos atakihin siya sa puso nang malamang hindi siya nagkakamali. Nasa balkonahe si Valentin sa ikalawang palapag ng bahay nito at nakatunghay sa kanya. Pinanayuan siya ng balahibo. Hindi niya makita ng malinaw si Valentin dahil madilim. Ngunit alam niyang masama ang tingin nito sa kanya. Hindi niya tuloy malaman kung mag-iiwas siya ng tingin o gagamitin na ang pagkakataon na yon para kilalanin ng lalaki. Bilisan mong mag-isip, Ninya. Natatarantang sabi niya sa isip. Sa huli ay nakangiting kinawayan niya ang lalaki. Dinedma siya nito. Tumalikod lang ito at nawala na sa dilim. Marahil ay pumasok na sa loob ng kabahayan. Nakahinga ng maluwag si Ninya. Nagkakasakit ako sa puso sa ginagawa kong to. Patapos na siyang kumain nang may mamataan siyang isang lalaki sa gate ni Valentin. Itim ang lahat ng kasuotan ng lalaki at naka-face mask pa. Yun na naman ang kaba ni Ninya. Sa takot niya ay nagtago siya. May isang malaking bag na iniwan ng lalaki sa labas ng bahay ni Valentin matapos nitong mag-doorbell. Nagmamadali na rin umalis ang lalaki pagkatapos. Hindi nagtagal ay lumabas si Valentin. Tumingin pa ito sa paligid bago dinampot ang bag na mukhang napakabigat. Nang mapansin siguro nito na walang tao ay sakalang dinampot ang bag at saka pumasok sa loob ng malaki nitong bahay. Nahihiwagaan na rin si Ninya. Anong meron sa bag na yon na diniliver ng ganoong oras at para bang nagtatago pa ang mga ito? I should go back home. Paano kung may transaksyon ng dalawang yun na kung ano at pati ako biktimahin? Ani Ninya sa sarili. Pero hindi, kailangan kong tapusin ang utos ni Miguela. At nagpa siya na siyang maging matapang hanggang matapos ang misyon. Nang mga sumunod na araw ay nagtungo siya sa palengke para mamili ng mga kailangan. Ineng, mag-isa ka lang ba rito sa San Ildefonso? Tanong ng matandang tindera kay Ninya. Ikaw yung may-ari ng van na nakapark sa bakanting lote, di ba? Yung nasa tabi ng bahay ng mayaman na takot sa araw? Opo, mag-isa lang po ako. Hindi ka ba natatakot? Ang mga tao nga rito ay natatakot na mapadaan lang sa bahay na yun. Parang wala naman pong nakakatakot, ani Ninya. Dalawang araw na siya roon pero wala namang kakaiba, kundi sa gabi mas active si Valentin. Nakikita niya ito kapag dumilim na sa labas. Pero bukod doon, wala nang kakaiba. Wala namang kalusko sa madaling araw o tunog ng sigaw ng mga tao. Nakakatakot kapag mag-isa ka at nasa madilim na lugar. Mag-iingat ka lagi, Ineng. Ngumiti si Ninya. Oho, salamat po. Anya sa kabinayaran ng biniling gulay.
magtitinola siya para sa tanghalian. Hanggang hapunan niya na rin siguro yun. Mas marami siyang biniling sitsirya at tinapay. Kapag nagsusulat kasi siya ay mahilig siyang magtutkot ng kung ano-ano. Yun ang trabaho niya. Freelance writer ng iba't ibang platforms. Bukod doon ay marami pa siyang ibang racket. Nagpipaint siya, nagme-mekaniko. Kaya rin niyang maging tubero at kung ano-ano pa. Lahat ay ginagawa niya kapag hindi siya busy sa pagsusulat. Hindi na namalaya ni Nini ang oras. Nagulad na lang siya na gabi na. Kakaiba na naman ang hapunan. Napalingon siya sa bahay ni Valentin. Bukas na ang mga ilaw roon. Nasa bakuran yata ang lalaki. Narinig kasi niya ang boses nito. Mukhang may kausap sa phone. Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin. Magbabaha na sa kusina. Dinig ni Nina na ani Valentin sa kung sino mang kausap nito. Ano naman kung gabi na? Magpadala ka ng tubero rito, kundi mag-resign ka na. Tila may bumbilyang umilaw sa ibabaw ng ulo ni Nina. Mukhang chance ko na to. Ani sa sarili. Hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo patungo sa bahay ni Valentin. Nag-doorbell siya pero hindi lumalabas si Valentin. Tatlong beses siguro siyang nag-doorbell bago siya nilabas ng lalaki. Walang sinabi ang mga larawan ng lalaki sa itsura nito sa personal. He was way better looking up closely. Nakakabato balani. Yes? Tanong ng lalaki. Supladong-suplado ang dating. Hindi naman sa nag-eavesdrop ako, mister. Ang lakas kasi ng boses mo kanina. Narinig kita hanggang dun sa camper van ko. What do you need? Tila inip na tanong ni Valentin sa kanya. Ikaw ang may kailangan sa akin naturally. Pagmamalaki niya. Kumunot ang noon ni Valentin na parang nawibirduhan talaga sa dalaga. Narinig yung kailangan mo ng plumber. Marunong ako. Pagpipresenta niya sa sarili. Sorry miss. Look, babae ako oo. Pero wag mo akong maliitin. Plumber talaga ako. Painter din ako. Car mechanic at fine. Ani Valentin. Mukhang nakukulitan lang sa kanya kaya pumayag na lang. Pakicheck ang gripo ko sa kusina. Sumunod siya kay Valentin nang papasok na ito sa loob ng bahay. I'm Nina. Pagpapakilala niya sa sarili. Hindi man lang siya pinansin ng suplado. Hindi mo ba itatanong kung magkano ang singil ko? I don't care how much. Sabi lang ni Valentin. Sa bagay, mukhang yayamanin ka nga. Yung tipong hindi tumitingin sa price tag kapag nagsha-shopping. Komento ni Nina. As usual, hindi na naman siya pinansin ng lalaki. Pinagmas ng maigi ni Nina ang loob ng bahay ni Valentin. Nothing unusual. Anya sa isip. Dim lang ang ilaw kahit gabi na, pero walang kakaiba. Wala namang mga krus na nakasabit ng pabaligtad o rebulto ng kung ano-ano. Sa totoo lang, ay napakalinis ng bahay ni Valentin. Hindi uso ang alikabok doon. May tools ka ba riyan? Tanong niya kay Valentin. Iniabot ng lalaki sa kanyang isang malaking toolbox. Kompleto ang laman niyon. Hindi lang talaga marunong gumamit ng mga yun ng may-ari. Ano nga ba ang ina-expect niya sa apo ng isang bilyonaryo? Agad na inayos ni Nina ang gripo ni Valentin sa kusina. Kung tutuusin ay hindi naman komplikado ang problema. May lumuwag lang na parte ng gripo. Okay na. Anya pagkatapos. Magmamap na lang. Huwag mo sabihin hindi ka rin marunong. I know how. Nakasimangot na tugon ni Valentin. How much do I need to pay you? Huwag na. Tanggi ni Nina. Hindi naman mahirap ang ginawa ko eh. Ayoko nang may utang na loob, miss. Dinner na lang. Ani Nina. Para magkaroon pa siya ng rason para manatili sa bahay ni Valentin. Nais niya pa itong makausap at makilala para may ma-report naman siya kay Miguela. I don't have food here. Ang laki-laki ng bahay mo, wala kang pagkain? Ano ba naman yan? Reklamo ni Nina. Wala tuloy siyang paraan para makita ang loob ng refrigerator ni Valentin. Malay ba niya kung mayroong mga jars doon na naglalaman ng mga lamang loob ng tao? Maging siya ay nandirisa na isip. Kakapanood talaga niya ito ng movies at kakabasa na kung ano-anong istorya. Wala si Manang. Walang namamalengke. Ah, hindi ka mag-isa rito? Kumunot naman ang noon ni Valentin. Bakit mo gustong malaman? Ilang araw na kasi ako nagka-camp dyan sa bakanteng lote. Ang tahimik na bahay mo. Parang walang nakatira. Pwede bang sabihin mo na lang kung magkano ang dapat kong ibayad sa'yo? Tila naaalibadbaran ng tanong ni Valentin.
Huwag na nga, gid niya. Siya, sige na, magluluto pa ako ng hapunan. Kung nagugutom ka, pwede kang pumunta rin sa camper van ko. Baka sabihin mo, masama ang ugali kong kapitbahay. Are you even my neighbor? Nabili mo na ba ang bakanteng lote na yon? Oy, nagre-rent ako rin sa bakanteng lote. Baka akala mo, squatter ako rin, ha? Bakit sa bakanteng lote? Bakit hindi sa tabing dagat o sa bundok? Nagtatakang tanong ni Valentin. Bakit ka ba nangingialam? Eh gusto ko ron. Nakaingos na tugon ni Nina. Diyan ka na nga. Nagmamadali nang lumabas si Nina mula sa bahay ni Valentin. Naganda na siya ng kakainin para sa hapunan. Ininit niya lang ang tinola at nag-ihaw ng kaunting baboy. Paborito niyang inihaw na baboy kaya kahit araw-araw na yun ang ulamin ay okay lang sa kanya. Sarap na sarap siya sa pagkain nang biglang may nagsalita. May natira pa akong pang samgyupsal. Baka gusto mo. Si Valentin yun. Ano ka ba naman? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Mabibilaukan pa ako sa'yo. Saway niya sa binata. Sorry. Anyway, here. Iniabot dito sa kanyang ilang pack ng meat slices. Ang dami naman yan. Natira lang dun sa in-order ko nung nakaraan. Yan ba yung laman ng box na iniwan sa tapat ng gate mo? Manghang tanong ni Nina sa lalaki. Oo. Wait, how did you know? Nakita ko lang. Hello, magkapitbahay tayo. Lagi pa ako nasa labas ng camper van. Natural na makikita ko ang nangyayari sa paligid ko. Defensive niyang tugon. Naingit kasi ako sa amoy ng pagkain mo nun, kaya umorder din ako. Kaso di naman masarap ang luto ko. Ewan ko ba? Pinigilan ni Nina ang matawa. Dudang-duda siya sa lalaki. Pagkatapos ay nainggit lamang pala ito sa samgyupsal niya. Inisip pa talaga niya na may kakaiba sa delivery na yon. Siya lang pala ang marumi ang utak. Baka naman hindi ka marunong mag-ihaw. Akin na, paghatian natin. Ang dami niya ni, eksakto at may lettuce pa ako. Pinaupo niya si Valentin sa isa sa mga camping chair, pero parang hindi ito komportable. Masikip ba? Tanong niya sa lalaki. Hindi, masyado lang maliwanag sa pwesto ko. Ani Valentin. Kaya pala hindi maipinta ang mukha nito. Palit tayo, ani Nina. Okay na? Tanong niya ulit nang makipagpalit siya ng pwesto. Yes, thanks. Itinuuna ni Nina ang atensyon sa pagluluto. Kapag luto na ang meat slices ay inilalagay na niya yon sa plato ni Valentin. Kain ka ng kain. How about you? Kumakain din naman ako habang nagluluto, Anya. Bakit pala sa gabi ka lang gising? Sagwi niya. At paano mo naman yung nalaman? Tanong din ni Valentin. Sa gabi lang kasi may ilaw sa bahay mo. Mabilis niyang tugon. Gising naman ako sa umaga kahit patay ang mga ilaw. Ah, ganun ba? Pero sarado rin ang mga kortina mo. Giit ni Nina. Minamanmanan mo ba ako, Nina? Dudang tanong ni Valentin sa kanya. Eh hindi ah. Bahay mo lang ang nakikita ko sa lugar na to. Kaya anong ina-expect mo? Iniisip mo bang weirdo ako? Imbes ay tanong ni Valentin. Just like all my neighbors. Wala kang neighbor maliban sa akin. Pagtatama niya. And well, medyo weird ka nga. Hindi ka lumalabas sa umaga. Parang gising ka lang sa gabi. Vampira ka ba? Pabirong tanong niya sa lalaki. Mas weird ka, ani Valentin. Ano? Nagkakam ka kasi sa bakanteng lote. Masama ba na gusto ko rito kasi tahimik? Nakibit-balikat lang si Valentin. Hindi ka ba natatakot? Madilim sa parte na to. Mag-isa ka lang. Marunong ako ng self-defense. Pagmamalaki niya. Kahit na. Babae ka pa rin. Babae ako at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Fine. Wala na akong sinabi. Oh, ikaw naman. Ipaglaban mo ang kawirduhan mo. Hindi naman ako weird. Bali walang sabi ni Valentin sabay subo ng samgyupsal. May tinataguan ka ba, Nina? Tanong pa nito. Parang siya na ngayon ang ini-interview nito. Samantalang siya dapat ang gumagawa niyon. Wala naman. Eh bakit ka nga narito? Tahimik nga kasi. Naiinis na sagot ni Nina. Writer ako at palagi ako naghahanap ng spot na tahimik. Kapag medyo hindi na ako makahinga sa kwarto ko, lumalabas talaga ako para makahanap ng ibang lugar naman kung saan ako makakapag-isip ng maayos.
Ah, that's why you're weird. Patango-tango pa ang sabi ni Valentine. Sinasabi mo bang weirdo ang mga writers? Grabe rin ang prejudice mo. Sa mga nababasa ko, usually weird ang mga writers. May kanya-kanilang sigurong preferences sa mga writers, pero grabe ka naman sa weird. Nanghahaba ang ngusong sabi ni Nina. Oo na, sorry na. Sa kasalamat sa pag-ayos ng ripo ko. Anyway, I'm Valentine. Pagpapakilala ng lalaki sa sarili. Noon lang na-realize ni Nina na hindi pa nagpapakilala ang lalaki sa kanya. Alam na kasi niya ang pangalan nito kaya hindi siya nagtatanong. Mabuti na lang din at nagpakilala ito bago pa niya ito matawag sa pangalan nito. Kundi ay patay siya. Nice meeting you, Valentine. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Masarap ang tinola. Nakangiti nang sabi nito. Gumawa po ito ng 10 beses dahil sa ngiting yon. Marunong ka naman palang humiti, Valentine. Pasensya na kung nasungitan kita kanina. I'm just not used to people invading my privacy. Invading agad? Nagmamalasakit lang naman ako. I know. Pasensya na. Pero sana huwag kang ganyan kaliwala sa mga tao sa paligid mo. You don't even know me. And yet pumasok ka sa bahay ko nung walang pag-aalinlangan. Mag-iingat ka lagi at mag-isa ka pa naman. Noted, sir. Pabirong sabi niya sa lalaki. Hindi ako nagbibiro niya. Paano kung masamang tao pala ako? Paano kung hindi ka nakalabas ng buhay mula sa bahay ko? Walang ibang tao rito kundi tayo lang. May mga napapadaan naman. May mga nakakaalam na may tao rito sa camper van at kapag nawala ako, ikaw lang ang pagbibintangan nila. At sa tingin mo, hindi ko yung kayang ininay? Hindi ka mukhang masamang tao, okay? Hindi lahat ng mukhang mabuting tao ay totoong mabuting tao niya. Bakit ba ang gandang pakinggan ng pangalan niya kapag binibigkas nito? Uy, Nina, umayos ka nga. Sita niya sa sarili. Oo na, tatandaan ko yan. Salamat sa malasakit, Valentine. Pagkatapos nilang kumain ay labis-labis ang pasasalamat ng lalaki sa kanya. Sinabihan naman niya si Valentine na pwede nalang ulitin ang food trip nila kung gusto nito. Nang gabing yun ay hindi makatulog si Valentine, kaya lumabas siya sa balkonahe ng kanyang silid. Kailan ba siya huling nakipag-usap sa ibang tao? He never talked to strangers. Weird kasi ang tingin sa kanya ng iba mula noong bata pa siya. Noong nag-aaral pa siya ay mangilan-ngilan lang din ang kaibigan niya. Wala siyang matatawag na malapit na kaibigan. Ang meron lang siya ay loyal assistant na kahit hindi na niya nakikita araw-araw, ay nariyan para kamustahin siya. Si Axel yon. Ang lolo nga niya ay nag-arrange na ng kasal dahil sigurado raw itong hindi siya magkakaroon ng nobya kahit kailan. Ang iniisip na lang niya ay kung paano siya tatakbo sa mismong araw ng kanyang kasal. Dahil wala naman siyang balak magpakasal sa isang babaeng hindi niya lubusang kilala. Habang nagpapahangin ay nakarinig si Valentine ng kaluskos. Agad niya pinakaramdaman ang paligid. Ganoon na lang ang gulat niya nang makitang may lalaking aali-aligid sa camper van ni Nina. Napailing si Valentine. Maingat siyang bumaba. Siniguradong walang ingay maging ang paglabas niya sa gate. Eksaktong pilit na binubuksan na ng lalaki ang camper van nang abutan niya. Mabilis ang kilos na pinigilan ni Valentine ang lalaki hanggang sa magpambuno sila. Anong nangyayari? Malakas ang tinig na tanong ni Nina nang magising ito dahil sa ingay sa labas ng camper van. Nagpupamiglas ang lalaki, ngunit hindi ito binitiwan ni Valentine. He's trying to open your van, anya sa babae. May kung anong kinuha si Nina sa loob ng camper van at patakbong nilapitan ang lalaking yapos ni Valentine. Nanlaki ang mga mata ni Valentine nang itaser gun ni Nina ang estranghero sa leeg, dahilan para hindi ito makagalaw. Naging mas madali kay Valentine na itali ang lalaki. Binitbit talaga yun ni Valentine para hindi makatakas ang lalaki matapos niyang hulihin. Call the police! Anya sa babae na ginawa naman ni Nina. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang mga polis at dinampot ang lalaking nahuli ni Valentine. Kailangan nating magpunta sa police station. Ani Nina kay Valentine. Ayaw sumama sa kanya ng lalaki kahit anong pilit niya. Kailangan mo magbigay ng statement, Valentine. Pero, bakit ayaw mo ng maraming tao? Hula ni Nina. Huwag ka mag-alala, saglit lang tayo. May sombrero ka ba? Imbes ay tanong sa kanya ng lalaki. Meron, sandali lang. Pumasok siya sa loob ng van at kinuha ang cap.
Pagkasuot niyo ni Valentin ay nagtungo na sila sa police station. Pagdating sa police station ay tumatanggi pa ang suspect sa paratang ni Valentin. Pinipilit mong buksan ang camper van. Dalawa lang ang pwede mong gawin, magnakaw o mangrape. Ani Valentin sa suspect. Hindi po ako masamang tao. Kiit ng suspect. Eh ano nga balak mo? Bakit ka naroon at nagpipilit ng buksan ng van? Ayaw talagang umami ng lalaki. Mabuti na lang at dumating ang ilang babaeng minalestya nito noon. Naipost kasi sa Facebook page ng police station ang nangyaring paghuli sa lalaki. Kaya napasugod doon ang mga babae. Sa huli ay nagkaroon ng kaso ang suspect kahit wala itong ginawa kay ninya. Serial rapist pala ang isang yun. Ani Valentin sa kanya pagbalik nila sa bahay ng lalaki. Ayaw siya nitong pabalikin sa van. Hindi matatakotin si Ninya, pero sa gabing yun, ayaw niya ring mag-isa sa camper van. Walang nangyaring masama sa kanya pero nakakatrauma pa rin. Kung bakit kasi ang pagka-camping pan trip mo habang nagsusulat? Patuloy ni Valentin sa pagsasalita. Paano kung hindi ko nakita ang lalaking yun? Buti na lang at gising pa ako kanina at naisipang magpahangin sa beranda. May stun gun naman ako. May pepper spray rin. At sa tingin mo, sapat ang mga yun? Ako nga na lalaki, nahirapan pa rin sa pakikipagbuno sa lalaking yun. Ikaw pa kaya ang hindi? Sisigaw ako ng malakas para marinig mo ako. At paano pag tinakpan ang bibig mo? Pipilitin ko pa rin sumigaw para tawagin ka. Buntong hininga lang ang isinagot ni Valentin. Don't sleep at the camper van from now on, Ninya. Pwede ka rong magsulat kung gusto mo. Pero kapag gabi na, dito ka na matulog sa sala. Akala ko ba huwag magtiwala sa mukha bang pagsasamantalahan kita, Ninya? Huwag kang mag-alala. Kahit weird ang tingin mo sa akin, mas weird ka pa rin. Napailing si Ninya habang pinipigilan ng pagngiti. Oo na. Umalis si Valentin sa harap niya at pagbalik ay madala ng kumot at unan. Magpahinga ka na, Ninya. Nakatalikot na si Valentin ang tawagin niya ito. Salamat, Valentin. Walang anuman. Tugon ng lalaki habang nakatalikod pa rin. Good night. Good night. Magpahinga ka na. Huwag ka na mag-alala. Safe ka rito sa loob ng bahay ko. Sige. Salamat ulit. Sweet dreams, Valentin. Tuluyan ang humakbang ang lalaki patungo sa silid nito. Si Ninya naman ay kusa na rin hinila ng antok. Pero maaga pa rin siyang nagising. Ang laki-laki ng bahay mo, wala man lang guest room? Tanong ni Ninya kay Valentin kinaumagahan. Ayaw mo ba sa sala? Eh, hindi naman sa ganun. Komportable naman. Oh, bakit nagre-reklamo ka? Nagre-reklamo ba ako? Nagtataka lang po. Nakasimangot na tanong ni Ninya. May mga kwarto naman dito. One is for Manang Marie. Nakalive siya ngayon. Next month pa ang balik. One is for my grandfather. Minsan naiisipan ng lolo ko na manatili rito. The last room is my studio. Studio? Yes, for painting and sculptures. Seryoso? Gulat na tanong Ninya. Yan bang pinagkakakitaan mo? No, hobby lang. Sometimes I sell my artworks online, pero ang main job ko ay sa kumpanya ni lolo. Work from home lang ako dahil ayokong pumasok sa opisina. Wow! Work from home! Bakit? Nagtatakang tanong ni Valentin sa naging reaksyon niya. Nakakaingit lang na work from home ang setup mo. Tapos nakakapagbenta ka pa ng artworks mo online. Ako kasi lahat ng work ko freelance. Wala akong permanenteng trabaho. Okay sana kung meron, no? Pwede mo naman yung gawin, ani Valentin. Oo, kaso mas malaking sahod ko sa freelancing. Hawak ko pa ang oras ko. Sinubukan ko na magtrabaho sa mga kumpanya at magtrabaho ng 8 a.m. to 5 p.m. Napaka-demanding ng trabahong yun. Pero ang sahod ko, nakakadismaya. Kulang pa yung sahod ko sa pagod ko. Kaya mas pinili ko na lang mag-freelancing. Mas mataas ang kita ko pero hawak ko ang oras ko. Hindi ko rin kailangan bumiyahe at ma-stuck sa traffic araw-araw. Sabagay, sang-ayon ni Valentin. Anyway, kung hindi ko komportable rito kasi madilim, you can go back to your van. Bumalik ka na lang dito mamayang gabi para matulog. Bakit kasi ayaw mong buksan ang mga sliding curtains na yan? Tanong ni Ninya sa lalaki sabay nguso sa may bintana. Umaga na ngunit parang gabi pa rin sa loob ng bahay ni Valentin. I just don't want to. I'm comfortable this way. Sige na, may trabaho pa ako.
hindi mo man lang ba ako aalokin magkape? Gusto mo ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre oo naman. Yan ay kung hindi nakakaabala sa'yo. Actually, may gagawin pa nga ako. Pero sige, magkape muna tayo saglit. Sa susunod, dun ka magkape sa van ko. Ipagluluto kita ng breakfast. Mukha kasing hindi ka nag-aagahan. Hindi ako sanay. Sagot nito, sabay naglakad na sila patungo sa kusina upang magkape. Pagkatapos nilang magkape, ay nagpasalamat at nagpaalam na rin si Ninya pabalik sa camper van. Pagdating sa camper van, ay tinawagan ni Ninya si Miguela para sabihing walang kakaiba kay Valentin. That's good then, ani Miguela sa kaibigan sa kabilang Ninya. Gusto, inilagay ni Miguela ang hinduturo sa gitna ng labi para ipahiwatig sa lalaking kasama na huwag itong magingay. May kasama ka, Miguela? Tanong ni Ninya mula sa kabilang Ninya. Ah, oo. Nasa meeting kasi ako. Pagsisinungaling ni Miguela sa kaibigan. Anyway, kamusta ka riyan? Wala naman bang problema? Narinig nito ang pagmuntong hininga ni Ninya. Kagabi ay minagtangkang pumasok sa camper van ko. What? Kunot ang noong tanong ni Miguela. That's why I've been telling you to rent a proper house. Bakit kasi pinagpipilitan mo ang camper van na yan? Okay naman na, giit ni Ninya. Nahuli na ang suspect, nakakulong na, okay na. Kahit na. I'm okay, Miguela. Huwag ka na mag-alala. Magigilty ako habang buhay kung may mangyayaring masama sa'yo sa San Ildefonso, Ninya. Dahil ako nagpadala sa'yo riyan. Okay na ako. Tinulungan ako ni Valentin. Oh, really? Curious ng tanong nito. Hindi mo nabanggit sa akin na close na pala kayo. Hindi naman kami close, tanggi ni Ninya. Pero tinulungan ka niya. Ganun na rin yun. Wala namang ibang tutulong sa akin dahil siya lang ang malapit dito sa camper van ko. Mukhang wala naman talagang kakaiba kay Valentin. Hindi siya weirdo tulad ng iniisip mo. Good. At least ay wala akong dapat alalahanin kapag magkasama na kami sa iisang bubong. Well, magkakaproblema ka ng kaunti lang naman, ani Ninya. What do you mean? Takot ka sa dilim, di ba? Si Valentin kasi parang ayaw ng liwanag. Yun lang naman ang napansin ko sa kanya. What? Nakasimangot na tanong ni Miguela. I thought he's not a weirdo. Ano naman ang weird sa taong ayaw sa liwanag? Ikaw nga takot sa dilim eh. Whatever. As long as he's not running around killing people. Yun lang naman ang importante, hindi ba? Oo. Sang-ayon ni Ninya. You can go back if you want to. Okay na ako sa mga sinabi mo, Ninya. Salamat. Babalik na ako sa isang araw. Tatapusin ko lang ang manuscript ko. Bakit dyan mo pa tatapusin? Pwede naman sa masif na lugar. Kilala mo naman ako, Miguela. Maiiba ang takbo ng istorya kapag lumipat ako ng lugar. You're weirder than Valentin. Komento nito. Tinawanan lang ito ni Ninya at tinapos na ang tawagan nila. Sorry about that. Ani Miguela kay Ken matapos kausapin si Ninya. Sinenyasan nito ang lalaki na tumabi dito sa kama. Magpapakasal ka talaga? Tanong ni Ken. I can't disobey my dad, Ken. Isa pa, paano ko maibibigay ang mga luho mo kapag itinakwil ako ng mga magulang ko? We can still see each other anyway. I will make sure of that. At ako pang magiging kabit, ganun ba? Do you want to end this relationship? Tanong ni Miguela sa lalaki. Ayoko. Yun naman pala eh. Huwag mo isipin ang pagpapakasal ko. Gagawin ko lang yun dahil kailangan. Ikaw pa rin naman ang mahal ko eh. Sabay siil nito ng halik sa kasintahan. Samantala, si Ninya naman ay hindi maintindihan kung bakit kanina pa naiisip ang pagpapakasal ni Miguela at Valentin. Tigilan mo nang kakaisip ng kung ano-anong bagay. Saway ni Ninya sa sarili. Hindi tayo matatapos niyan sa ginagawa eh. Ano naman kung magpapakasal sila? Matagal na naman yung nakaplano eh. Sabi niya pa. Kung may makakarinig sa kanya ay iisipin agad na baliw siya. Sinipat niya ang oras sa taskbar ng kanyang laptop. Magtatanghalian na. Gutom lang siguro siya kaya hindi siya makausad sa pagsusulat. Dapat na niyang tapusin ang manuscript. Babalik niya siya sa Maynila. Habang nagluluto ng pananghalian ay naisip niya si Valentin. Kumain na kaya yun? Ay, ano bang pakialam niya? Kailangan mo na talaga umuwi, Ninya. Sinong kausap mo?
Muntik nang maihagis ni Nina ang sandok dahil sa biglang pagsasalita ni Valentin. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Pusa ka ba, Valentin? Bakit hindi ko narinig ang yapak mo? Natawa ang lalaki. Sino ba kasi ang kausap mo? Sarili ko. Natawa na naman ito. Noon lang napansin ni Nina na may suot na sunglasses at sombrero ang lalaki. Bakit nakasunglasses ka pa? Gusto ko lang. Ayaw mo talaga sa liwanag? Tumango si Valentin. Grabe naman ang disgusto mo sa liwanag. I have photophobia. Sagot ng lalaki. Ha? Tanong ni Nina. I have this severe sensitivity to light. Hindi sa ayaw ko ng liwanag. Uncomfortable lang at masakit talaga siya sa mga mata ko. Kahit pag nitatrabaho ako sa laptop ko, may eye protection din ako para di masaktan ng mga mata ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nangahaba ang usong tanong ni Nina. Alam mo bang munti ko nang buksan ang mga kortina mo kanina? I don't tell my condition to anyone. Eh bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Itinaas ni Valentin ang mga balikat. Maybe you're not just anyone? Hindi alam ni Nina kung ano ang iisipin sa sinabi ni Valentin. Dapat pa ba niya yung i-analyze? Ang ibig sabihin ba niyon ay tinuturing mo na akong kaibigan? Parang ganun. Ani Valentin. Tumango si Nina. Mabuti na ang malinaw. Bakit ka pala narito? Bakikikain. Natatawang sagot ni Valentin. Gusto mo bang sumama sa akin sa bayan mamaya? Maggrocery tayo. Is that your way of saying na ayaw mo akong bigyan ng pagkain? Disappointed na tanong ni Valentin sa kanya. Natawa naman si Nina. Habi mo bang mag-overthink, Valentin? Last ulam ko na to. Kailangan ko na mag-stock ng pandalawang araw pa. Dalawang araw? Oo, uuwi na kasi ako after 2 days. Bakit? Nais ni Nina na makita ang reaksyon ng mga mata ni Valentin. Nalulungkot ba ito dahil aalis na siya? Pero hindi niya mababasa ang mga mata nito dahil natatakpan yun ng salamin. Matatapos na ang manuscript ko, kaya uuwi na ako. Tumango si Valentin. Hindi na ito nagkomento pa at nagaya na lang na kumain. Kumain tayo sa labas bukas. Treat ko. Anyaya ni Valentin sa kanya. Magiging komportable ka ba nun? I hate being surrounded by people, pero minsan lang naman. Sige, excited na sabi ni Nina. Pero mamaya mag-grocery muna tayo ah. Hindi ba pwedeng umorder na lang online? Tanong ni Valentin. Kung pwede naman pala, bakit hindi mo ginagawa? Hindi naman ako marunong magluto. Nakangiwing sagot ng lalaki. Mas gusto ko mag-grocery ng personal. Okay, fine. Pupunta tayo sa bayan mamaya. Nang matapos nilang pagsaluhan ng pagkain, ay tumulak na sila sa bayan para mag-grocery. Kaya ayaw akong lumalabas eh. Iniisip ng mga tao na weird ako. Nakasunglasses ako kahit hindi mataas ang araw. Ani Valentin kay Nina. Ikaw lang ang nag-iisip ng iniisip nilang weird ka. Komento naman ni Nina. Napapatingin sila, oo. Pero pagkatapos niyon, wala na. Ang mga taong nakakasalubong mo, may kanya-kanyang buhay yan. Hindi sila concerned kung naka-shades ka or what. I'm sure that they are minding their own business. Nabuli na kasi ako nung nag-aaral pa ako dahil sa condition ko. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yung pag-overthink. Ani Valentin. Malamang ay nag-mature na mga nambuli sa'yo noon. Mag-move on ka na rin. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. You deserve to live a normal life, Valentin. Payo niya sa lalaki. Ngumiti ang lalaki at tumango. But still, I can't take off the glasses. At okay lang yon. Kaysa naman pilitin mong kalabanin ang liwanag at masaktan yung mga mata mo. Hindi ka weird, okay? Ang sabi mo nga ay mas weird ako. Bumungisngi si Valentin. Pinigilan ni Nina ang pagbuntong hininga. Hindi dapat nagpapaulan ng charm si Valentin ng bigla-bigla. Parang may sumisipa sa dibdib niya. Malito. Umuwi ka na, Nina. Kay Miguela yan. Anya sa isip. So, anong kailangan natin, Nina? Wait, may listahan ako. Inilabas ni Nina ang listahan. Chinek niya ang pantry ni Valentin at tiningnan kung ano ang mga kailangan doon. Ang sabi ng lalaki ay huwag na siya mag-grocery at doon na lang siya magluto sa bahay nito. Tutal naman daw ay malapit na siyang umalis. Hay, bakit ba parang nalulungkot siya na kailangan na niyang umuwi? Can I have some beers, Nina?
Tanong ni Valentin sa kanya nang mapadaan sila sa aisle ng mga alak. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Dahil ba sa wala sa listahan? Natatawang tanong niya sa lalaki. Baka lang hindi ka komportable kung magbira ko samantalang tayo ng dalawang nasa bahay. Una sa lahat, ikaw naman ang magbabayad niyan. Pangalawa, may pepper spray at stun gun naman ako. Pangatlo, alam kong hindi ka masamang tao. Sapat na ba ang mga rason ko para bumili ka ng beer? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Agad din umiti si Valentin at yun na naman ang puso ni Nina. Lumukso-lukso na naman. Kumuha ng 6 na lata ng beer ang lalaki at inilagay yon sa pushcart. Nang masigurong wala na silang nalimutan, ay pumila na sila sa cashier. Ihiwalay mo yung binili kong chocolates. Anya kay Valentin habang inilalagay nito ang mga grocery items sa harap ng cashier. Bakit pa ihiwalay? Ako na magbabayad. Parang kinilig pa ang cashier sa kanilang dalawa. Napailing na lang si Nina. 7:00 na ng gabi nang makabalik sila sa bahay ni Valentin. Magluluto na ako, anya sa lalaki. Suit yourself. Nakamasid lang si Valentin kay Nina habang nagluluto ang huli. Hindi nga yata alam ng babae na pinapanood niya ito. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, noon lang nagpapasok si Valentin ng ibang tao sa bahay niya. Sa buhay niya rin. Hindi niya alam kung bakit parang ganoon lang kabilis para sa kanya na hayaan si Nina na mag-ingay sa tahimik niyang mundo. Hindi ko to lalagyan ng lason, huwag mo kong bantayan. Ani Nina, nakatalikod ito. Alam na pala nito na pinapanood niya to. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako judgmental na tao, Nina. Eh bakit nakamantay ka riyan? Hindi ko naman alam na bawal pala. Napapailing na tugon ni Valentin. Wala naman akong sinabing bawal. Minsan ay naa-amuse na rin si Valentin na hindi siya naiinis sa mga simpleng pagtatalo nila ng dalaga. Basta hindi pwedeng hindi si Nina ang may last say sa lahat ng usapan nila. Hindi ito nagpapatalo. Bakit hindi mo na lang ako tulungan dito? Tutalay mo kang marami kang free time. Sabi pa ng babae. Baka lalo lang ako makagulo. Kaya nga nanonood na lang, di ba? Sabi naman niya. Hindi yan. Paano ka matututo? Tulad niyan, wala kang kasama, wala kang kasambahay. O order ka na lang ba ng o-order sa labas? Oh, mas convenient eh. Nilingon siya ni Nina at tiningnan ng masama. At sa tingin mo, healthy yun at palaging malinis. Walang nagawa si Valentin kundi ang lumapit sa kitchen counter at magpaalipin kay Nina. No one has ever done that to him. Only Nina. Napagod ka? Malapad ang ngiting tanong ni Nina kay Valentin habang kumakain sila ng hapunan. Hindi. Defensive na sagot ni Valentin. Pinagtitripan pa siya ng babae dahil alam nitong hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Marunong ka na magprito ngayon. Good start na yan. I can always ask someone to cook for me. At nasan ang someone na yan ngayon? Pangiinis pa ni Nina sa kanya. Nag-live lang naman si Manong Maring eh. Paano kung ma-realize niya na ayaw na niyang bumalik? Paano ka na? Maghahanap ako ng iba. Ganun lang ba yun? Tanong ni Nina. Sa totoo lang ay hindi madali kay Valentin na makisama na naman sa ibang tao. Itinuturing nga niyang himala ang bilis na pag-a-adjust niya kay Nina. Siya pa ang nag-offer dito na matulog sa bahay niya tuwing gabi. Bakit ba itong pinag-uusapan natin? Can we just eat? Fine, tugon ng babae. Matapos kumain ay hinayaan na niya si Nina sa nais gawin. Maghuhugas lang daw ito ng pinggan. Kailangan mo ba ng tulong, Nina? Hindi na, baka sabihin mo inaalila kita sa sarili mong pamamahay. Well, kanina mo pa naman yun ginagawa. Huwag ka nang mahiyang alilain pa ako. Natawa si Nina. At ewan niya kung saan nanggaling ang galak sa dibdib niya dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng pagtawa nito. Hindi na, huwag mo na akong tulungan. Carry ko na to. Magpahinga ka na lang. Magpahinga ka na rin pagkatapos mo riyan. Magsusulat pa ako. Pwede naman siguro yun bukas. Kailangan ko na yun tapusin sa lalong madaling panahon. Giit ni Nina. May deadline ba? Tanong niya. Parang natigilan pa si Nina bago tumango. Oo. Anito. Kailangan nang matapos agad yun. Sige, aakyat na ako sa kwarto. Good night, Nina. Good night, Valentin. Kinabukasan ay tinuloy na nila ang planong dinner sa labas
bilang farewell treat ni Valentin kay Nina. Pinili ko talaga itong restaurant na to kasi nakita kong dim light sa mga ilaw. Ani Nina kay Valentin. Tanggap na niya na iyon ang huling pagkikita nila ni Valentin. Bilang, ano nga ba? Ano nga bang maitatawag sa kanila? Ang alam lang niya, sa susunod na beses na makikita niya ito, ay groom na ito ng best friend niyang si Miguela. Paano na siya kapag nalaman ni Valentin ang tunay na dahilan ng pagpunta niya roon? Na inakala nilang baliw ito at may lihim na kung ano, kaya siya nakipaglapit sa binata. Ngunit ang totoo ay napag-isipan na nila ni Miguela ang sasabihin kung sakali. Sasabihin niyang coincidence ang lahat at hindi niya alam na ito ang fiancé ni Miguela. Maaaring magduda si Valentin, pero igigiit pa rin nila ang palusot na yon. Thank you for being considerate of me, Nina. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Hindi mo lang ako kinupkop, niligtas mo pa ang buhay ko. It was really nice knowing you, Valentin. Wait, ibigay mo kaya sa akin ang number mo? Para naman may communication pa rin tayo kahit nakalis ka na. Ani Valentin. Ibibigay ba niya? Gusto pa ba niyang may ugnayan silang dalawa? Pero sa huli ay binigay niya rito ang number niya sa binata. Patay tayo niya, Nina. Marupok ka talaga. Ani sa sarili. Nagulat si Nina nang magring ang phone niya. Si Valentin pala ang caller. That's my number. I-save mo na lang. Tumango lang siya at nagsimula ng kumain. Sa gabing yon, mag-e-enjoy lang sila ni Valentin. Uuwi na siya bukas at pwede niyang hindi sagutin ang tawag ni Valentin kung tatawag man ito. Babalik na siya sa dating buhay. Yung buhay na wala ito. Nakakalungkot yung isipin dahil kahit paano ay nasanay na siya sa presensya ng lalaki. I'll be in Manila next week. Ani Valentin habang kumakain sila. Dahil? I'm meeting someone. Kakausapin ko na rin si Lola about some personal things. Anyway, can we meet when I get there? Ha? Oh, bakit parang ayaw mo? Hindi naman, nagulat lang ako. Akala ko mga taon ang bibilangin bago kita makita ulit. Pabirong sabi ni Nina saka tumawa. Well, nasa Manila ka lang naman, kaya kayang-kaya natin magkita anytime. I can even borrow my lolo's private chopper to meet you anytime I want. Yaman, biro ng dalaga na ikinangiti ng binata. Pero ang totoo ay ayaw na niyang magpakita pa sana kay Valentin. Hindi niya gusto ang idea na magpatuloy pa ang ugnayan nila. Para saan pa ba? Ikakasal na ito kay Miguela. Pero aminado siyang nagugustuhan na niya ang binata kaya dapat na siyang umiwas dito. Hindi pa sila agad natulog pagbalik sa bahay ni Valentin. Nagkwentuhan pa sila at uminom ng beer. Ang hirap siguro ng kondisyon mo lalo ng bata ka, no? Ani Nina habang pinagmamasdan ng mga childhood photos ni Valentin. Palagi itong may suot na sunglasses kahit napapasok sa eskwela. Oo, kasi maraming hindi nakakaintindi. Minsan naman napagkakamalan akong bulag kaya ayoko na lang lumabas. Actually, yung sinusuot ko, photophobia glasses yon. Okay naman siya kapag nasa labas. Siguro ang problema ko talaga ay yung feeling na pinagtitinginan at pinagbubulungan ako ng mga tao. Para sabihin ko sa'yo, kung nakatingin man sila, baka nagagapuhan lang sila sa'yo. There's nothing wrong with wearing your glasses. You don't look weird, believe me. Baka ikaw lang ang nag-iisip niyon dahil nga sa naranasan mong pambubuli noon. Kaya Valentin, huwag mong buruhin ang sarili mo rito sa bahay mo. Lumabas ka, mag-enjoy ka. Huwag mong hayaan na hagdangan ng photophobia ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Litanya ni Nina. Ibig sabihin ba niyon, nagagwapuan ka sa'kin? Pangiinis ni Valentin sa kanya. Sa haba ng sinabi ko, yun lang talaga nakuha mo? Natawa si Valentin. I'm just kidding. Tatandaan ko ang sinabi mo. Kinabukasan, maagang naghanda si Nina sa pagbalik niya sa Maynila. Nailigpit na niya ang lahat sa kanyang camper van. Sasakay na lang siya sa driver's seat para magmaneho. Oh, paano? Ani Nina kay Valentin na kanina pang nakaabang sa kanyang pag-alis. See you when I see you. Natawa si Valentin. I'll miss you, Nina. Hindi alam ni Nina kung ano ang dapat na maramdaman sa narinig. Sa huli ay ngumiti na lang siya. Pauwiin mo na si Manang Maring para hindi ka puro pa-deliver ng pagkain. She'll be back soon. Mabuti naman. Sige, mauna na ako ah. Ingat ka, Ani Valentin. Magkita na lang tayo sa Manila sa susunod na linggo.
Tumango lang si Ninya at binuhay na ang makina ng van. Habang nagmamaneho papalayo ay sinisilip niya si Valentin sa side view mirror. Hindi ito agad pumasok sa gate. Naghintay ito hanggang sa hindi na siya natatanaw. Ikakasal na yun sa iba. Paalala niya sa sarili. Sa best friend mo pa. Ilang oras din ang binyahe niya pabalik ng Maynila. Agad siyang sinalubong ng mga magulang niya. Kumusta? Natapos mo ba ang manuscript mo, anak? Tanong ng mama niya. Oo naman, ma. Ako pa ba? Pagmamalaki niya. Kung bakit naman kasi kailangan sa ibang lugar pa magsulat. Meron ka namang kwarto rito. Sermon na naman ng papa niya. Palagi naman ganoon to. Papa, alam mo naman ang isasagot ko riyan, di ba? Napapailing niyang sagot. Wala naman bang nangyaring kakaiba habang nasa San Ildefonso ka? Usisa ng mama niya. Agad na umiling si Ninya. Hindi niya yun sasabihin sa mga ito dahil pihadong hindi na siya papayagang umalis ng mga ito sa susunod. Kamusta naman po ang pakiramdam mo, pa? Okay lang ako, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Cancer patient ang papa niya. Nagpapakimotherapy ito kaya palagi niyang kailangan ng pera. May negosyo ang mama niya at maayos naman ang kita niyon. Ngunit minsan ay kinukulang pa rin dahil may mga pangangailangan din sa bahay at may dalawa pa siyang nakababatang kapatid na nag-aaral. Hindi ka makatulog? Tanong ng mama ni Ninya sa kanya. Pagkatapos ng hapunan ay nagtungo na sa kanya-kanyang silid ang mga kapatid niya. Ang mga magulang niya ay nagpahinga na rin. Akala nga niya ay siya na lang ang gising, kaya tumambay muna siya sa maliit na garden sa harap ng kanilang bahay. Namimiss mo ba ang San Ildefonso? Tanong ulit ng mama niya. Medyo po, pag-amin niya. Mukhang maganda ang lugar na yun, ah. Maganda po. Pero bakit parang may iba kang iniisip? Tungkol sa bagong librong isusulat ko lang, ma. Yung female lead kasi magkakagusto sa fiancé ng best friend niya. Ngumiti ang mama niya at napailing. Hay nako anak, huwag mong ikukwento yan sa papa mo at baka may matrigger na alaala. Natawa pa ang mama niya. Nangyari ba to sa inyo ni papa dati? May ibang girlfriend si papa nung nakilala ka niya? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa ina. Nakangiting umiling ang mama niya. May girlfriend noon ng papa mo bago pa niya ako makilala. First love niya yon. Kaso nagpakasal sa best friend niyang mayaman yung babae kasi nabuntis ng best friend niya. Hindi raw sinasadya ang nangyari, sabi ng girlfriend ng papa mo. Pero dahil doon, naging mortal na mag-aaway ang papa mo at ang best friend niya. Hanggang ngayon nga yata, hindi pa rin sila nagkakapatawaran. Grabe pala ang kwento ni papa, no? Parang pang soap opera. Oo anak, pero alam mo, kung hindi dahil doon, hindi kayo lalabas sa mundong magkakapatid. That was meant to happen because you're meant to be born. Hindi sila itinadhana, ma, kasi ikaw ang tadhana ni papa. Tama, at ang papa mo, hindi rin niya pinagsisisihan na nagkahiwalay sila nung dati niyang girlfriend. Kontento at masaya na siya sa atin. Dapat lang naman, mama, giit ni Ninya. Ikaw ang the best wife and mother sa buong universe, no? Napakaswerte namin sa'yo. Matamis na ngiti at mahigpit na yakap ang isinukli sa kanya ng ina. At dahil ikaw ang best daughter in the universe, anong gusto mong regalo sa 27th birthday mo? Isang buwan na lang yun, anak. Mama naman, ipinaalala mo pang matanda na ako. Hindi matanda ang 27. Ako nga, 53 na eh. Natatawang sabi ng mama niya. Matanda na ang 27 na single pa rin, mama. Huwag ka mag-alala, anak. Sisimulan ko ng magpanata. Hihilingin kong bigyan ka ng Diyos ng nobyo sa birthday mo. Natawa si Ninya. Paki-request na rin po na gwapo, mabango, mayaman, at mabait ang lalaking yan, mama, ha? Abay, oo naman. Hindi naman ako papayag na pangit at salbahe ang magiging nobyo mo, ano? Hihiling lang din ako. Lulubos-lubosin ko na para sa anak ko. Nagkatawanan silang mag-ina. Isang araw ay tinawagan siya ni Miguela. Kaya naman kahit busy ay pinuntahan na muna niya ang kaibigan. Samahan mo na muna ako sa office ni Daddy. Ani Miguela kay Ninya nang magkasama na sila. Ang original na plano ay sasamahan lang niya si Miguela sa tatahin ng gaw nito. Pero may racket ako ngayon, Migs eh. Saglit lang naman siguro yung kay Daddy. Ewan ko nga kung bakit biglaan akong pinatawag nun. Sige. Kaso, baka hindi na kita masamahan sa dressmaker. Ito naman?
Wala nang nagawa si Nina nang hilahin siya ni Miguela papasok sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe ay naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Unregistered ang number na naka-flash sa screen. Ganoon pa man ay kilala niya yon. Numero iyon ni Valentin. Hindi niya lang sinave. Tatlong araw nung tumatawag ang lalaki ngunit hindi niya sinasagot. Ayaw na talaga niyang magkaroon pa sila ng komunikasyon. Magiging komplikado lang ang lahat. Importante sa kanya si Miguela. High school pa lang ay magkaibigan na sila. Ayaw naman niyang siya pa ang maging mitsa para masira ang pagkakaibigan na yon. "Who's that?" tanong ni Miguela sa kanya. Nakibit-balikat si Nina. "Hindi ko alam. Alam mo namang hindi ako mahilig sumagot sa mga unregistered numbers." Pagsisinungaling niya. Pagdating sa opisina ng daddy ni Miguela, ay para siyang binuhusan ng tubig na malamig. Naroon si Valentin kasama ang isang matandang lalaki na sa tingin niya ay abuelo nito. Maging si Valentin ay mukhang nagulat din na makita siya roon. Hindi naman niya dapat ipagtaka yon. "Lolo, I clearly told you that I'm against this arranged marriage. Ang sabi mo, narito tayo to make an arrangement with Mr. De Hoya." Ani Valentin sa abuelo, mukhang galit ito. "I don't want you to decide without even knowing Miguela." Giit ng lolo nito. "Hindi to ang pinag-usapan natin, Lo." "Look, Valentin, I think it's rude to act that way in front of my daughter." Galit na rin ang tinig ng daddy ni Miguela. "It's rude to make decisions without me knowing." Imbes ay sabi ni Valentin. "Lalo na kung involved ako ron. I'm not going to marry Miss De Hoya. You can talk about business without messing with my personal life." "Valentin, we have talked about this, iho." Sabi naman ng lolo nito. "And from the beginning, I'm against this, Lo." Tugon ni Valentin. "Tinanong mo ba ako kung gusto ko magpakasal? Hindi mo ako kailangan pangunahan, Lolo. I can take care of my own personal life. Isa pa, may girlfriend na ako." Si Nina naman ang natigilan. Mahigit isang linggo lang silang hindi nagkita ay may nobya na ito. Ang sabi niya rito ay huwag matakot lumabas ng bahay, pero mukhang ibang ay natupag nito. "Girlfriend? Anong pinagsasabi mo, apo?" Hindi rin makapaniwalang tanong ng lolo ni Valentin. "She's actually right here." Sabi pa ni Valentin sabay turo kay Nina. Nalalaki ang mga matang napatulala na lang si Nina sa lalaki. Anong kalokohan na pinagsasabi nito? Napatingin siya kay Miguela. Nag-ibagad ang ekspresyon ng mukha nito. "Wait, what?" Singit ni Miguela. "Can you explain this, Nina? Ang sabi ko, alamin mo lang kung may kakaiba kay Valentin. Paano naging girlfriend ka na niya ngayon?" "That's not what..." "It's okay, Nina. You can tell them the truth." Singit ni Valentin. "Pero kailangan mong ipaliwanag sa akin kung anong sinasabi ni Miguela." Hindi na alam ni Nina kung ano ang unang sasabihin. Itatanggi ba muna niya ang di umanong relasyon nila ni Valentin? O ipapaliwanag niya rito ang tunay na dahilan ng pagkakampo niya sa San Ildefonso? Natuturete na ang utak niya. Bakit pa siya nadami sa gulo ng mayayamang to? Nananahimik ang buhay niya sa pagsusulat. Tapos, ito siya ngayon. Pinupukol ng matatalim na tingin ng mga kasama niya sa silid na yon. At dahil hindi niya alam kung ano uunahin, ay tumalikod na lang siya. "At saan ka pupunta, Nina?" tanong ni Miguela. Galit na galit ito. Hindi siya sumagot. Dire-diretso na siyang lumabas mula sa opisina at dumiretso sa elevator. Ang hirap makisali sa problema ng mayayaman. Ani sa sarili nang makapasok na sa loob ng elevator. Pasara na iyon nang may humarang na kamay roon. Si Valentin yon at masama ang tingin nito sa kanya. "So, inutusan ka pala ni Miguela para alamin kung may tinatago akong kakaiba. Iniisip pa niyang psychopath ako dahil napaka-misteryoso ng pagkatao ko." "Hindi ko alam kung yun ang iniisip niya." Walang kaimo-emosyong tugon ni Nina. Bakit pa? Hindi lang naman siya ang may atraso rito. May atraso rin ito sa kanya. "So, totoong ang binayaran ka niya?" "Oo." Mabilis niyang sagot. "Gusto lang namang malaman ni Miguel ang pagkatao mo dahil misteryoso kang araw." "At lahat ng ipinakita mo sa akin sa San Ildefonso ay puro kasinungalingan lang?" "Totoo lahat yun. Ikaw nang bahala kung maniniwala ka o hindi." "At ikaw pa ang galit ngayon." "Bakit? Nakakatawa bang ginawa mo? Nagsinungaling ka para hindi ka nila kulitin na magpakasal kay Miguela. At ginamit mo pa ako." "I'm sorry." "Sorry? Ha?
Sorry lang. Sinira mong pagkakaibigan namin ng gano'n na lang. Mali ang pagkakasabi ko kanina. No. You intentionally said that, Valentin. Oo na. Sorry. Gusto naman kasi talaga kitang maging girlfriend. Anong pinagsasabi mo riyan? Gulat na tanong ni Nina. Gusto kita, Nina. Malinaw na ba? At sa tingin mo, ito ang tamang oras ng pagko-confess? Inis na tanong ni Nina sa lalaki. May tamang oras ba para mag-confess? Ewan ko sa'yo, Valentin. You just ruined my friendship with my best friend lang naman. Pero hindi kita makitaan ng pagsisisi riyan. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Imbes ay tanong nito. Dahil ayoko nang may ugnayan pa tayong dalawa. Fiancé ka ng kaibigan ko. Wala akong fiancé. Hindi ako magpapakasal kahit kanino maliban sa'yo. Giit ni Valentin. Ha? Ang tinik mo rin eh, no? Kaka-confess mo lang pagkatapos ay kasal na ang pinag-uusapan natin? Ganun kita kagusto, Nina. Pwes, ayoko sa lalaking panira sa relasyon ko sa best friend ko. Agad na lumabas si Nina mula sa elevator nang bumukas yun. Kahit tinatawag siya ni Valentin, ay hindi niya ito nilingon. Agad siyang sumakay ng taxi para makalayo na sa lalaki at sa lugar na yon. Hindi niya itatangging gusto niya si Valentin. Gustong gusto niya ito at hindi na ito mawala sa isip niya mula noong bumalik siya mula sa San Ildefonso. Ayaw niyang isipin ang nalalapit nitong kasal kay Miguela. At nag-iisip na siya ng mga irarason kung sakali mang sabihin sa kanya ni Miguela na kasali siya sa entourage nito dahil ayaw niyang umattend sa kasal ng dalawa. Pagkatapos na nangyari ay inabala na lamang ni Nina ang sarili sa racket niya. Ayaw niyang isipin pa si Miguela at Valentin. Kung hindi ka okay, pwede ka naman magpahinga muna. Ani Christopher. Interior designer si Christopher. At sa tuwing may ipinapakustomized na wall painting ang mga kliyente nito, ay siya agad ang tinatawagan. Okay lang ako, boss. Pabirong sabi niya sa lalaki sa kangumiti. Hindi niya hahayaang ang personal niyang problema ay makaapekto sa trabaho niya. Isa pa, nakakahiya. Nag-advance payment na si Christopher. Mabuti na rin to para malibang ang isip ko. Ani sa sarili habang naghahalo ng pintura. Nagtagumpay naman siya. Pag-uwi niya ay sakalang niya binuksan ang cellphone. Napakaraming messages ni Miguela. Kung ano-anong masasakit na salita ang natanggap niya. Lahat ng sumbat ay sinabi na nito. Hindi niya akalaing sa ganoon mauuwi ang pagkakaibigan nila. Nagbuntong hininga na lang si Nina. May problema ka ba, anak? Tanong ng mama ni Nina kinabukasan. Nasa harap siya ng bahay at nagbubungkal ng lupa. Meron siyang kaunting pananim doon. Mahilig siyang magtanim ng mga gulay na laging ginagamit ng mama niya sa pagluluto. Wala po, ma. Pero kagabi ka pa matamlay. Hindi naman po. Nagtatanim nga ako ngayon, no? Kahit tamnan mo pa itong buong bakura natin, alam kong may iniisip ka, anak. Hindi naman siya makakaligtas sa ina, kaya ay kinuwento nga niya sa ina ang lahat. Sinabi ni Miguela yun? Pati ang mga binigay niya sa'yo ay sinusumbat din? Opo, hindi ko nga rin alam na kaya niya akong pagsalitaan ng ganun, ma. Ni hindi mo lang niya ako pinagpaliwanag. Pero, totoo ba na nobe mong Valentin na yun? Hindi po, ma. Kahit gustong gusto ko siya, hindi ko siya aagawin kay Miguela. Akala ko ba hindi mo ako gusto? Napatingin silang mag-ina sa pinanggalingan ng tinig. Si Valentin yun, nakadungaw sa mababang gate nila. Anong ginagawa mo rito, Valentin? Hinahanap ka. Mabilis nitong tugon. Tantanan mo na ako. Mag-usap kayo, anak. Imbes ay sabi ng mama niya saka pinagbuksan ng gate si Valentin. Salamat po, tita. Tita-tita ka pa riyan? Inis na sabi ni Nina. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Ani pa ni Nina sa lalaki nang iwan sila ng mama niya. Bakit naman? Gusto kitang makita. Hanggang hindi mo ko tinitigilan, hindi kami magkakaayos ni Miguela. Gusto mo pa rin magkaayos kayo nun? Alam mo ba kung anong pinagsasabi nun kahapon? She even called you her maid. Umalis na nga lang ako at napipikon ako sa mga sinasabi niya. Ayokong pumatol sa babae. Hindi agad nakatugon si Nina. Sobrang nasasaktan siya. Totoong kaibigan ng turing niya kay Miguela. Yun pala ay ganoon lang kababa ang tingin nito sa kanya.
dahil hindi siya mayaman. You should stop befriending that woman. Hindi kayo magkalibel. Sabi pa ni Valentin. Dahil hindi ako mayaman? Hindi. Yun ay dahil hindi ka mababaw na tao. Buti't hindi ka pa nahahawa sa babaeng yun. Kahit papaano ay nakonsola si Nina. Ang totoo ay gusto niyang maiyak. Sobrang sakit talaga ng mga salitang natanggap niya mula kay Miguela. Parang hindi nga siya nito kaibigan kung pagsalitaan sa text. Isa pa, hindi naman siya ang gusto ko eh. Pagpapatuloy ni Valentin. Apparently, their business is going down. His family needs me. At itong si Miguela, may idinedate na iba. Gusto pang gamitin ng pera ko para ipangtustos sa karelasyon niya. Kaya please, Nina, don't waste your emotions to someone like that. Paano mo naman yung nalaman? Background check. Bali, walang sagot ni Valentin. Ginawa rin naman niya yun sa akin sa pamamagitan mo, hindi ba? Pero nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sa kanya ay nakilala kita. Magko-confess ka na naman? Magko-confess ako araw-araw hanggang sa maniwala ka sa nararamdaman ko. Eh, hindi tayo bagay, Valentin. Dahil mayaman ako? Eh, hindi ka lang basta mayaman. Bilyonaryo ka. Giit ni Nina. Ang importante lang sa akin ay gusto mo rin ako. Hindi mo na yun pwedeng i-deny. Narinig ko nang sinabi mo kanina. Maghanap ka na lang ng kalibel mo, Valentin. Ayokong api-apihin ng lolo mo. Wala kang paproblemahin kay lolo. Ang gusto lang nun ay maging masaya ako at may makasama sa buhay. Sa totoo, masaya nga siya na nalaman agad namin na may pangit na plano sa akin si Miguela. At least hindi kami naisa na mag-amang yun. Saka ikaw nga ang gusto ko, Nina. Dahil ako lang naman ang nakasama mo nitong nakaraan. Natural, magkakagusto ka sa akin dahil pagkalipas ng maraming taon na mag-isa ka, dumating ako. Sige, papatunayan ko na lang na hindi ganun. Ani Valentin. Ano na naman ang gagawin mo? Basta. At sa mga sumunod na araw ay palagi nang naroon si Valentin sa kanila para manligaw. Malapit na nitong maging ka-close ang buong pamilya niya. Dahil kahit wala siya, ay naroon ito para hintayin siya. Madalas na nga rin itong doon kumakain sa kanila. Tapos, noong nakaraang gabi nga, ay hinarana pa siya nito na parang timang. Lahat ng napapadaan ay pinagtitingin na nito. Narito ka na naman? Anya kay Valentin ang dalawin siya nito. Nagsasawa ka na ba sa akin? Kailan ka ba babalik sa San Ildefonso? Depende. Depende saan? Kung sasagutin mo na ako. Kapag sinagot kita, ibabalik ka na sa San Ildefonso? Ano, LDR? Ayaw mo akong pabalikin, no? Nakangising tanong ng lalaki. Para ka namang timang kung sasagutin kita, tapos babalik ka ng San Ildefonso. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin dun. Narito ang buhay ko sa Maynila, Valentin. Okay, hindi na ako aalis. May bahay naman ako rito sa Maynila eh. Bahala ka. Sumusukong sabi ni Nina. Kahit ano naman ang sabihin niya ay may sagot si Valentin. Yun ang other side na natuklasan niya sa binata. May kakulitan din pala ito. Determinado rin sa gusto nitong makuha. Bakit ba kasi ayaw mo pa akong sagutin, Nina? Naiinip ka na ba? Hindi naman. Mabilis nitong sagot. Hindi pala eh. Eh di maghintay ka. So it means may pag-asa pala ako? Pili pa itong umiti. Ewan ko sa'yo, Valentin. Kinabukasan ay sinamahan siya ni Valentin sa repair at car wash shop ng mga magulang niya. Doon siya tumatambay kapag wala siyang ginagawa, kaya natuto siyang magmekaniko. Wala ka talagang hindi kayang gawin, no, Nina? Ani Valentin sabay abot sa kanya ng bimpo. Gusto ko yung marami akong alam. Ang pagsagot sa akin, alam mo na rin ba kung kailan? Nakangiting tanong nito. Natawa si Nina. Sa birthday ko, malalaman mo ang sagot. Malapit na ang birthday mo, di ba? Oo, next week. Pumunta ka ha, may family dinner kami. Mabilis na lumapad ang ngiti ni Valentin. Anong gusto mong regalo? Basta pumunta ka lang, kahit walang regalo. Wala ka bang ibang invited? Wala, ikaw lang. Sige, pupunta ako. Hanggang sa sumapit na nga ang kaarawan ni Nina. Okay na yan anak, maganda ka na. Anang mama ni Nina nang silipin siya nito sa kanyang silid.
Espesyal ng gabi na to, ma. Alam ko, nakangiting sabi ng mama niya. Bukod sa birthday mo ngayon, sasagutin mo na rin si Valentin. Nakangiting tumango si Nina. Nabanggit na niya yun sa mama niya at wala naman itong tutol. Gustong-gusto nito si Valentin para sa kanya. Kahit daw kasi mayaman ang lalaki, ay nakikisalamuha at nakikisama ito sa kanila dahil sa pagmamahal sa kanya. Akalain ba niyang lumabas sa lungga ang lalaking yun at nawala ang takot sa mga tao simula nang ligawan siya? Pati ang loob ng pamilya niya ay nakuha agad nito. Kahit simple lang lagi ang pagkain nila ay magana pa rin itong kumain kapag nasa bahay nila. Tinuturuan din ito ang mga kapatid niya sa assignments ng mga to. Kung kani-kanino rin nire-recommend ni Valentin ang repair at car wash nila, kaya mas gumanda ang kita. Sinasamahan din siya nito kapag kailangan magpa-check up at i-chemotherapy ang papa niya. Kaya naman, walang dahilan para hindi niya mahalin si Valentin. Hindi na rin naman siya kinausap ni Miguela ng tuluyan. At hindi naman naging magkarelasyon ng dalawa, kaya wala siyang maaapakang ibang tao. Nakahanda na ang lahat nang makatanggap siya ng tawag mula kay Valentin. Sorry, Nina. Bigla kasing dumating si Daddy eh. Hindi ko naman maiwan. Ani Valentin mula sa kabilang linya. Ibig sabihin ba, hindi ka makakapunta ngayon? Disappointed na tanong ni Nina. Bakit daw? Tanong ng mama niya sa pagitan ng pag-uusap nila ni Valentin sa telepono. Naroon daw po ang daddy niya at hindi niya maiwan. Isama na lang niya rito. Imbitahan mo na. Pero, huminga ng malalim si Nina at saka binalikan sa kabilang linya si Valentin. Isama mo na lang ang daddy mo dito. Yan ay kung hindi siya pihikin sa pagkain. Alam mo naman ang dadatnan niyo rito, mga simpleng pagkain lang. Hindi maarte si daddy sa pagkain. Cowboy yan gaya ko. Pero okay lang ba talaga na isama ko si dad? Oo naman. Sige, isasama ko na lang siya. See you later, birthday girl. See you. Bye. Pinatay na nila ang tawagan. Binalingan niya ang ina na abala sa ginagawa sa mesa. Isasama na lang daw niya, ma. Nakangiting sabi niya sa ina. O siya, sige. Ihahanda ko ng mesa para kakain na lang tayo pagdating nila. Excited si Nina sa pagdating ni Valentin. Ngunit ang excitement ay nawala nang magalit ang papa niya nang makita ang daddy ni Valentin. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ng papa niya sa daddy ni Valentin. Nasa sala silang lahat. Isinama ako ng anak ko dahil birthday ng babaeng gusto niya. Sagot naman ng daddy ni Valentin. Papa, ano pong problema? Gulat na tanong ni Nina sa ama. Hindi welcome sa pamamahay ko ang taong yan, anak. Sagot ng papa niya habang itinuturo ang daddy ni Valentin. Nursing? Anang mama ni Nina sa kanyang ama. Paalisin mo mga yan, Gigi. Utos naman ng papa niya sa mama niya. Papa, bisita ko po sila. Huwag naman pong ganyan. Anak, sundin na lang natin ng papa mo. Wika ng mama niya at binalingan ng mga bisita. Valentin, pasensya ka na pero kailangan muna nating pakalmahin ang asawa ko. Anang mama niya kay Valentin at inihati ng mga ito sa labas. Wala mang ideya sa nagaganap ay hindi na hinabol pa ni Nina si Valentin. Kakausapin niya muna ang ama. Ano po bang problema pa? Pinahiya niyo naman po ako sa daddy ni Valentin. Masama ang loob na tanong ni Nina rito. Naaalala mo pa ba ang kinwento ko sa iyo dati, Nina? Ang mama niya yon nang makabalik sa loob ng bahay. Ang lalaki yun ang best friend ng papa mo. At mukhang si Valentin ang bunga ng... Alam mo na. Akala ni Nina ay sa teleserye lang nangyayari ang mga ganoong bagay. Sa dinabi-dami ng tao sa mundo, sila pa talaga ni Valentin ang nagkagustuhan. Ayoko nang makipagkita ka pa sa Valentin na yun, Nina. Anang papa niya. Pa, wala kaming kinalaman ni Valentin sa hidwaan yun ng daddy niya. At ano, kapag nagkatuluyan kayo, makikita ko ang lalaking yun? Pa, huwag mo naman kaming idami sa issue niyo ng daddy ni Valentin. Ah, basta. Hindi ako papayag na magkatuluyan kayo ng lalaking yun, Nina. Ayoko nang kahit na anong connection kay Jaime at sa pamilya niya. Ang Jaime na tinutukoy nito ay ang tatay ni Valentin. Sa sama ng loob ay nagkulong na lamang si Nina sa kwarto. Nasira na ang kaarawan niya. Dahil sa nangyari ay sa video call na lang sila nag-uusap ni Valentin.
Nagmistula silang sina Romeo at Juliet dahil sa mga ama nila. Kailangan nilang magkaayos para hindi nila tayo paghiwalayin. Anivalan din kay Nina nang tawagan siya ng binata. Hindi willing si Papa na makipag-ayos. Sagot ni Nina saka nagbuntong hininga. Willing si Daddy na makipag-ayos sa Papa mo. Baka kailangan lang na mas kumbinsihin mo si Tito. Sobrang nahihiya ako sa nangyari, Valentin. Sorry talaga. Hindi mo naman yun ginusto. Ani Valentin. Naiintindihan ko rin naman kung saan nanggagaling si Tito Narasing. First love niya si Mami at best friend niya si Daddy. At ako ang bunga ng kataksila ng dalawa sa kanya. It's not your fault. Pero hindi mo rin masisisi ang Papa mo kung bakit ayaw niya sa akin. Buntong hininga na lang ang naisagot ni Nina. Bago pa siya muling makapagsalita ay narinig niya ang pagtili ng mama niya kaya nagpaalam agad siya kay Valentin sa kabilang linya. Ang papa niya ay bigla na lang daw nawala ng malay kaya agad nilang itinakbo sa ospital. Nakahinga lang ng maluwag si Nina nang sabihin ng doktor na wala silang dapat ipag-alala. Dumating din si Valentin sa ospital kasama ang daddy nito. Sana ipayagan mo akong kausapin si Narsing. Anang daddy ni Valentin sa mama niya. Wala na rin naman si Vivian eh. Baka sa pagkakataon na to ay mapatawad na niya ako. Si Vivian ay ang mommy ni Valentin. At ayon kay Valentin ay 5 taon na mula nang pumanaw ito. Sige, kakausapin ko si Narasing. Wika ng ina ni Nina saka pumasok sa silid ng kanyang ama. Maya-maya ay pinapasok na ni Aling Gigi si Jaime. Nagpaiwan na sa labas si Nina. Magkahawak ang kamay ni Nina at Valentin habang naghihintay sa labas ng ward. Hindi ko pala naibigay sa'yo yung regalo ko sa'yo noong birthday mo. Ani Valentin. Okay lang yun. Pero may ireregalo ko sa'kin dapat noon, hindi ba? Ngayon mo na lang ibigay. Ang? Nagtatakang tanong ni Nina. Ang matamis mong oo. Ani Valentin saka tumawa. Ngayon pa ba natin pag-uusapan to, Valentin? Para may rason na tayo para magdanan kapag hindi pa rin sila nagkaayos. Pili yung sagot ni Valentin. Ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Huwag ka mag-alala. Ani Nina sa lalaki. Ibig sabihin ba nun, tayo na? Ibig sabihin nun, mahal kita. Sagot ni Nina. Kaya mahal din kita. Mahal na mahal at ipaglalaban din kita. Siguro naman, tayo na, di ba? Paninigurado ni Valentin. Oo, tayo na. Imbes na sumagot ay hinalikan siya ni Valentin ng mabilis sa labi. I love you, Nina. Pinigil ni Nina ang ngiti. I love you too. Sana magkaayos na sila para wala na tayong maging problema sa mga magulang natin. Ani Valentin. Para silang taimtim na nagdadasal habang nakasilip sa makitid na salamin ng pintuan. Nang makita nilang nagyakap ang dating magkaibigan, ay halos magtatalon silang dalawa na parang tanga. Hindi na natin kailangan na magtanan, sabi ni Nina sa nobyo. Tara na, magpakasal na tayo. Agad? Oo, agad. At tulad ng sinabi ni Valentin, ay nagpakasal nga sila agad matapos hingin ni Valentin ang kamay ni Nina sa mag-asawang Narsing at Gigi. 6 buwan pa lang silang magkasintahan ay naganap na ang isang pribadong kasal. Sobrang saya ni Nina na makitang totoong masaya ang mga bisita nila para sa kanila. Ang papa niya at ang daddy ni Valentin ay hindi na rin mapaghiwalay. Mula noong magkaayos sa mga ito ay parang bumuti ang kalagayan ng papa niya. Marahil ay nakabuti sa kalusugan nito ang pagbabalik ng matalik nitong kaibigan. Sobrang saya ko, mahal. Ani Nina kay Valentin habang pinapanood nila sa reception ang kanilang mga bisita sa kasal. Ako rin, mahal. Masuyong sabi ni Valentin. At ipinapangako ko sa'yo na araw-araw ay gagawin ko lahat para mas masayahin ka palalo. Hindi man ako maging masaya araw-araw. Basta ipangako mo lang na lagi kang nariyan para sa'kin. Basta nandyan ka kapag malungkot ako, kapag inis ako, kapag excited ako. Yun lang, Valentin. Ano bang sabi ko kanina? In sickness and in health, till death do us part. Ikaw ang magsasawa na palagi ako nasa tabi mo, mahal. Pangako ni Valentin. Niyakap ni Nina ang asawa. Nasabi ko na ba sa yung bagay ang shades mo sa tuxedo mo? Pabirong sabi niya dito. Hindi ko alam kung nang iinis ka, wife.
Totoong sinasabi ko. Natatawang sabi ni Ninya. Thank you for accepting me for who I am, my wife. Annie Valentin. Sabi mo nga, mas weird ako. Pero minahal mo pa rin ako. Quits lang, di ba? Nakangiting tugon ni Ninya. That's true. Kaya bagay na bagay tayo eh. I love you, my wife. Sang-ayon ni Valentin, sabay gawad na masuyong halik sa labi ng asawa. Mahinang hinampas ni Ninya ang dibdib ng asawa dahil baka kantsawan sila ng mga bisita. Mahal din kita. Pero mamaya ka na maglambing sa honeymoon natin, hubby. Hindi na ako makahintay. Pwede bang takasan na natin sila? Lagot tayo kay na papa kapag nawala tayo agad. Okay lang yun. Pagbalik naman natin, magkakaapo na sila. Humagikik si Ninya nang kabigin ni Valentin ang bewang niya at halikan siya sa pisngi. Nang unti-unti nang nag-aalisan ang mga bisita ay mabilis na rin umalis ang bagong kasal at nagtungo na sa kanilang honeymoon. Hindi alam ni Ninya na mamahalin niya ang misteryosong lalaking mamatsyagan niya lang dapat, pero nabihag niya ang puso. They met in the most extraordinary way. O baka tadhana ang gumawa niyon para sa kanila. Whatever it is, she was just happy being with him. Kung hindi man sila itinadhana, gagawa siya ng paraan para ang tadhana na ang sumuko sa pagmamahalan nilang dalawa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.